Hello mga kababayan, welcome naman po sa isang episode ng The Filipino-Canadian. So ngayong araw na to, ang pag-uusapan naman natin ay ang mga benefits na dapat nyong hanapin pag naghahanap kayo ng work dito sa Canada. So itong topic na to, maganda to para sa mga gustong pumunta sa Canada or makapunta ng Canada. At saka yung mga nandito na rin sa Canada na naghahanap ng second job or ng main job nila. Diba? Kasi marami pong mga tao dito na nandito sa Canada na hindi pa masyadong aware kung ano yung mga benefits na nakukuha nila sa trabaho. Katulad na lang nung bago ako dito sa Canada, hindi ko masyadong pinapansin yung mga yan. Ang mahalaga sa akin at that time ay yung may kinikita. Pero hindi ko pa kabisado kung ano yung mga ino-offer or yung mga benefits na binibigay ng employer. Kaya naman hindi ko siya masyadong binabasa. Pag dumarating yung payslip, ang tinitignan ko lang ay kung magkano yung kinikita ko. Hindi ko na binabasa yung mga kung ano yung mga nakasulat sa iba ba nung papel. At ngayon, medyo naintindihan ko na yung mga palakad dito sa Canada. Gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga naobserbahan ko or yung mga bagay na dapat yung malaman pagdating sa mga benefits dito sa Canada. Kaya naman, sit back, relax, and makinig kayo. So dito, I'll be using my online pay statement para mas makita nyo kung ano yung mga nakalagay sa isang pay statement or payslip. So first ay ang net pay. So ang net pay ay ito yung total na kinita natin for 2 weeks. So ito na yung pinakaneto natin na nakaltasan na ng lahat ng pwedeng may kaltas. Ito na yung take home natin na tinatawag. Next ay ang gross earnings. So ito yung total ng lahat ng mga pinagtrabahuan mo for the whole 2 weeks na wala pang mga kaltas. And next ay yung deductions. So dito makikita nyo lahat yung mga kinaltas sa inyo dun sa payslip nyo. Lahat ng mga records ng mga kinaltas ay nandito. And then next naman ay ang benefits and accruals. Dito naman makikita nyo yung mga accumulation ng mga benefits na nakukuha nyo. Example dito madalas ay yung vacation pay. Yung panghuli naman, karagdagang informasyon yan sa payslip mo. Umpisa natin sa gross earnings. So, pag binuksan mo yan, makikita mo itong mga to, right? Bonus, vacation pay, staff meeting, other hours, and sick hours. So, dito, makikita mo lang kung nabayaran ka ba dito sa mga to. Kunyari, meron kayong retro bonus. Ang retro bonus, ito yung pag may nag-increase sa sweldo, pwede mong makuha yung pera na hindi mo nakuha dati bago mag-increase. So, para siyang cashback ang dating. So, explain ko na lang to. Gagawa na lang ko ng video para dito, para mas maintindihan nyo. At yan, may vacation pay din. So, pag kumuha ka ng bakasyon, babayaran ka nila. So, makikita mo dito kung bayad ka. And next ay yung staff meeting. Yes, dito sa Canada, binabayaran po ang meeting or yung staff meeting. So, pwede mo siyang isave or pwede mo siyang isama sa sisweldohin mo ngayong linggo na to or for the next 2 weeks. Yung others naman, ito yung mga extra na binayaran sa inyong employer. Katulad na lang kung may ni-refund ka. Sa amin, yung mileage namin pag nagbibiyahe ka, may binabayaran ng employer. So, dito pumapasok yun. And yung next ay yung sick hours. Yes! Isa po yan sa gusto kong sabihin sa inyo kasi dito sa Canada, hindi po lahat ng employer ay nagbibigay ng sick time or ng sick hours. So, fortunately, dito sa amin, meron kaming sick time pero limited lang siya. At I think meron kaming, sa isang taon, meron lang kaming 3 beses para mabayaran yung sick time namin or yung pag nag-call in sick kami, may sakit kami or yung mga kids namin or anybody in our family, pwede kang mabayaran pero limited lang siya. Ngayon naman, punta tayo sa deductions. Dito nyo makikita yung lahat ng mga ikinaltas sa inyo, lahat ng record ng naibawas sa sweldo nyo for the 2 weeks. At dito nyo rin makikita yung mga benefits na kinakalta sa inyo from the government at saka dun sa employer nyo. At dito rin makikita yung mga gusto kong i-share sa inyo na mga benefits na dapat nyo malaman. Unang-una ay yung tax or federal tax. Dito nyo makikita yung mga yung tax, total ng tax na ibinawas sa sweldo nyo. Gusto kong malaman nyo na in every province dito sa Canada, meron silang kanya-kanyang tax percentage na ibinabawas sa kanilang mga manggagawa. Next ay ang CPP. Oh, take note nga muna mga kababayan, ang CPP at EI po ay given na yan. Which means na ito po ay talagang kinakaltas sa mga bawat mamamayan or mga manggagawa ng Canada. Kahit sino pa na trabahador ng Canada, immigrant man yan or original na from Canada, kinakaltas talaga ang CPP, EI sa tuwing tayo ay nagsasweldo dito sa Canada. Which means na automatic po ito na makikita agad sa bawat payslip ng isang mamamayang nagtatrabaho dito sa Canada.
Ang CPP po, or mas kilala sa pangalang Canadian Pension Plan, ay isa sa mga automatic na ikinakaltas sa atin ng gobyerno sa tuwing tayo nagsasweldo. Ito ay ang katumbas ng SSS sa Pilipinas. At makukuha lang naman natin ito pag tayo ay mag-retire na dito sa Canada. Pero take note po, kasi meron pong common misconception po pagdating sa Canadian Pension Plan. Iniisip ng mga tao na sapat na ito pag ikaw ay mag-retire dito sa Canada. Pero sorry to say po, hindi po ito sapat. May mga reasons po kung bakit ang dami pa rin Canadians na matatanda na pero nagkatrabaho pa rin. Nang dahil po, kulang pa yung CPP nila o yung pension nila pag sila ay nag-retire na. Kaya napipilit na sila magtrabaho kahit na hindi nila gusto. Kasi kailangan nila ng dagdag na pera para mas malaki ang kikitain nila o yung makukuha nila sa pension nila. Kaya naman may mga makikita kayo kahit na nasa 65 na or to 70 ay nagkatrabaho pa rin sila. Next ay ang EI or mas kilala sa pangalang Employment Insurance. Ito ay isang napakagandang binibigay po ng gobyerno dahil nagagamit mo ito pag ikaw ay biglang naalis sa trabaho. Let's say for example, ikaw ay na-lay off. Ito ay magagamit mong pera para pang sustento pag wala kang kinikita. At pag dun naman sa mga nanganganak, ito ay pwede mo rin magamit para sa maternity leave mo at may makuha kang pera sa gobyerno. Next naman ay ang medical, pension, at saka life insurance. So ito yung gusto ko talaga ma-highlight kasi this is really important and you have to learn about this. So itong tatlong to yung pinakagusto ko ma-highlight kasi ito yung mga benefits na hindi mo basta-basta makukuha. At depende rin ito sa kumpanya or sa employer kung ino-offer ba nila itong mga ito. Ang medical at saka life insurance ay laging magkasama yan dun sa inyong package. Ngayon, hindi mo basta-basta makukuha ito dahil kailangan mo muna ng time or kailangan mo muna tumagal sa trabaho bago mo makuha itong mga package na ito. Yung ibang kumpanya, meron silang probational period. Katulad na lang ng 3 months. After 3 months, pwede ka na makuha ng medical at saka life insurance. Pagdating naman sa pension, ito yung benefits na kailangan mo munang tumagal sa trabaho ng at least 1 year bago ka nila mabigyan ng pension plan. At saka take note, itong mga ito, depende pa rin to sa mga policy ng employer nyo or sa pinag-workan nyo ngayon. Itong mga ito ay makikita nyo kinakaltas sa inyo every payday, so every 2 weeks dito sa Canada. So every sweldo, makikita nyo na may bawas kayo doon sa medical, sa pension, saka sa life insurance. So binabayaran nyo yan. Ang tawag dito ay group insurance at syempre may binabayaran ding premium or percentage ang employer natin on top of what we already pay. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit kailangan pa ng medical insurance. At saka I'm sure naririnig nyo na dito sa Canada ang ganda ng healthcare or free ang healthcare. Pero sorry to say, mali po yung mga yun. Yes, free po ang healthcare pero in a certain level at saka merong limitation din ang healthcare services dito sa Canada. Don't get me wrong po. Yes po, maganda ang healthcare system dito sa Canada. Pero meron siyang limitations. Hindi siya 100% free. Kaya naman dito pumapasok yung mga medical benefits natin kasi nakakatulong ito para sa ating mga babayarin or mga kailangang bayaran pagdating sa hospital bills. At siguro ay nagtataka rin kayo bakit meron na kayong CPP tapos magbabayad pa kayo ng pension. Yes, yan po yung sinasabi ko kanina na ang CPP po ay hindi po sapat. Yan po yung mga misconception ng mga tao na akala nila okay na ang CPP pero hindi po. Kaya naman nakakatulong talaga yung pinabayaran yung pension plan na galing sa trabaho. And lastly po ay yung life insurance. Maganda po itong benefits na binibigay ng isang work or ng pinag-workan nyo or ng isang kumpanya. Kasi ang laking tulong din po nito lalo na kung may nangyari sa atin, makakatulong at makakatulong po ito. Pero take note po na yung life insurance natin dito as a group ay hindi sapat. So kaya naman dito pumapasok yung tinatawag na pukuha ka ulit ng life insurance sa ibang tao o yung private company. So I will talk more about these three ng mas detailed sa ibang video naman para mas ma-explain ko siya at mas maintindihan siya mabuti. So ang punto ko ay ito yung mga pinaka kailangan yung hanapin na benefits pagdating nyo dito sa Canada or pag naghahanap kayo ng work kasi ito ay makakatulong talaga sa lahat. Lalong-lalo na yung medical bills, tsaka yung para sa pension nyo, tsaka sa life insurance. Ang laking tulong nung mga ito pag may mga nangyari sa atin. Kaya lagi yung titignan kung merong ito na bonus or mga binibigay ng kumpanya kung saan kayo mag-work.
Next ay punta naman tayo sa benefits and accruals. So pag-click mo nito, makikita mo ang vacation accruals at saka total bank hours. Ibig sabihin nito, pwede ka na magbakasyon or makakuha ng bakasyon na bayad. Let's talk about vacation. So dito sa Canada, pag meron kang full-time na trabaho at nakapag-work ka na more than a year, makaka-accumulate ka na ng vacation pay or vacation hours. Ito ay paid vacation dahil pinagtrabahuan mo naman ito. So papayagan ka ng employer at babayaran ka nila habang ikaw ay nagbabakasyon. Pero take note ha, kasi nidepende pa rin ito sa inyong company policy. Kasi may limit lang din ito. Ang ibang kumpanya, nag-a-allowed lang sila ng 2 weeks or 3 weeks maximum. Yung iba naman, gusto nila hati-hati. Pwede kang kumuha ng 1 week lang and then sa next na lang yung another week. At minsan, dumidepende rin yan kung gaano ka nakatagal sa kumpanya nyo. Ang ibang kumpanya gumagamit ng seniority system. Pero ang pinakamahalaga dito ay yung may makukuha kang bakasyon at bayad pa, di ba? Saan ka pa? Ang panghuli naman ay ang total bank hours. So ang total bank hours ay nagagamit kung gusto mong mag-save ng oras. Let's say for example, meron kayong meeting sa work at pagbibilihin ka ng manager mo or ng supervisor mo kung babayaran ba nila ito with this coming pay or gusto mong ibangko yung oras. So pwede mong ibangko ang mga oras nyo. Pwede rin magamit ito pag nag-overtime ka. So it's either isasama nila sa next na sweldo mo or ipapabangko mo siya. Ang kagandahan pa nito ay meron kang mahuhugot na hours pag ikaw ay merong biglaang emergency at kailangan mong umalis sa trabaho or kailangan mong mag-absent. Ibig sabihin nito, mababayaran ka pa rin pag may na-miss kang hours or araw sa trabaho. So ayan mga kababayan, gusto ko lang kayong bigyan ng dagdag kaalaman. Sabi nga nila, mas maganda ang may alam. So sana nagustuhan niyo ang video na to. Please don't forget to like, subscribe, and share. Pakishare na to sa mga tropa. At pakilike at mag-subscribe kayo. Maraming salamat. See you naman sa akin next video. Paalam. Peace.